mga farmers, mas lalong bumabaon, mas lalong nangungutang, mas lalong nagkandara pa ang buhay ng ating magsasaka mga farmers. O hindi lang sa atin yung mga farmers, lahat na naipiktuhan sa ganitong pangyayari mga farmers. Dito na naman tayo sa ating bukid mga farmers. So, dito sa ating nadaanan mga farmers, mga ating kasamahan dito sa bukid na yan, nag-harvest sila ng abaka mga farmers or nagkigay mga farmers. Ito yung fiber nila mga farmers, pinapatuyo dito mabanda. Ayan. So, medyo umangat-angat ang presyo natin ngayon mga farmers. Ang ating puti talaga mga farmers na fiber ay nag-54 na mga farmers. Medyo umangat ng kunti. Nung nakaraang December mga farmers, talagang 50 lang mga farmers. So ngayon na magat na nga 4 na piso. Dapat sana mga farmers babalik doon sa dati ng ating presyo mga farmers na 70. At yung masin natin ay naging 90 mga farmers. So ewan ko kung anong nangyari. Yung produkto natin ay bumaba. Yung atin namang bilihin mga farmers ng bundok ay tumaas. So hindi natin maintindihan mga farmers. Medyo kawawa yung mga ating mga farmers. Mas lalong bumabaon, mas lalong nangungutang, no, sa mga 5-6. Dahil hirap na hirap. Mas lalong nagkandara pa ang buhay ng ating magsasaka mga bundok. Ang nangyari sa ating mga farmers, hindi lang sa atin yung mga farmers, lahat na naipiktuhan sa ganitong pangyayari mga farmers. Kung bakit ganito, nung una medyo ginawa tayo ng kunti, naging 70, yung bigas natin noon ay 30 lang. So medyo guminhawa yung ating magsaka kunti. So ilang buwan lang yon o nakaabot ba yun ng taon, ang malaking katanungan mga kapatid ng bundok, o isang problema masubsolve sa ating pamahalaan. Pag marami ang produkto mga farmers, grabe, halos hingiin na lang yung ating mga produkto pag marami. Pag kulang, mahal naman. Ang problema ng mga farmers ay yung bilihin natin ay grabe, sobrang taas mga farmers. Paano ngayon? Ngayon mababa yung lahat na, halos lahat ng mga produkto, mula sa saging, lahat-lahat na. Kamuti, balanghoy ay bumaba dahil maraming harvest, sobrang baba. Pero maliit man o marami yung harvest ng ating palay mga farmers ng bundok, ay mas lalong mahal, mas lalong mahal yung ating bilihin na yung sa pagkain natin, yung bigas natin. Pero mayabang tayo mga farmers ng bundok, yung bansa natin, tayo ang nangunguna ng exportation. Grabe no? Sana hindi na mag-export na mga farmers para hindi magmahal yung produkto natin. Hindi pa umasinso yung ating bayan, ating bansa mga pamundok, mas lalong bumabaon. Ang gobyerno natin na nangungutang, yung ating mga consumers naman na mas lalong panay ang 5-6 na mga wala namang 5-6 ngayon, panay ito lumalapit sa malinding mga pamundok. Ayan na lang mga pamundok. So, kung ano yung naramdaman yung mga kapamas, i-comment nyo dyan sa baba para malaman din natin, para mapag-usapan natin muli sa sunod na ating mga video mga kapamuduk. Ito mga kapamas, ito nga baka na ito mga kapamas, hindi yan magaganito kapamas, pag
medyo makaginawa-ginawa yung ating magsasaka. Ito tawag sa amin mga pros, dip-dip na ito eh. Kasi paano hindi ma-dip-dip? Deliver ka ngayon. Ayong in-deliver mo ko, tama lang na may bigay doon sa abigas. Ang ulam pa. No? So, grabe mga pundok, sobrang hirap talaga ang panahon na ito. Grabe. Walang ginawa ang ating pamalaan para ma-solve itong problema na ito, mga pundok. Kung mayroon man siguro silang ginawa, hindi natin na naramdaman mga pundok. Mayroon kayong mga dapat voice out, i-comment nyo sa baba mga kapatid. Tuloy-tuloy natin pag-usapan yan mga kapatid. Kung anong nangyayari sa ating kapanahonan ngayon mga kapatid. Pero sa bagay, nasanay na tayo sa hirap mga kapatid mula pa noon. Kung dapat ganito mga kapatid, ang ating pamulaan, hindi pinabayaan yung ating magsasaka. Isa pa mga pumas, mayroon nun o wala tayong exportation sa ating abigas, siguro hindi siguro ganito kahirap yung ating buhay sa Pilipinas mga pumas, no? Okay, hanggang sa muli mga pumunok, ha? I-comment nyo kung anong hinanakit, anong mayroon sa puso nyo. Sa buhay, i-comment nyo na para sa sunod na ating upload ay ating pag-usapan yan mga kapatid sa putok. Sana may hatid natin sa ating namamahala, no? Para ma-solve itong problema ng ganito mga kapatid. Okay, paki-subscribe naman at kung nagustuhan nyo yung ganito mga video mga kapatid dito sa bukid, so paki-like. O kung gusto nyo palagi nyo makikita ang ating video mga kapatid, mag-notify para updated kayo sa ating mga video. Okay, so maraming salamat mga kapatid.